pinadala sa'yo? Maalin. Aminado siya, walang preno ang kanyang bibig. Hindi lang sa pagkain. Tinulo mo naman! Pati na rin sa pagpapatawa. Nawala lang lahat sa akin, ngayon ka pahingi ng tawad! At pagbibigay ng opinyon sa mga tinitikman niya. Masarap ang lambot ng bread. Sobrang sarap nito, grabe. Yan ang mala food critic niyang drama na may milyon-milyon na ngayong views sa social media. Ako po si Euleen Castro, ang pambansang Yobab ng TikTok. Ang pagmamahal daw ni Euleen sa pagkain, talagang bigatin. Sino po bang may ayaw sa pagkain? Hindi ko po alam, bata pa po ako noon talaga. Gustong-gusto ko nang kumakain. Kahit yung parents ko sabi nila, bigyan lang daw ako ng dede or pagkain sa gilid, tatahimik na ako eh. So baka pinanganak ako para sa pagkain. Pero dahil sa kanyang hilig kumain, si Euleen naging plus size queen. Growing up, mahilig talaga ako kumain. So, palaki ako ng palaki. In fact, nag-upgrade talaga yung timbang ko, ha? Feeling ko naman dahil lang sa pagkain, kasi sa family namin, ako lang naman yung ganito. Ako lang yung pinakamalaki sa amin. At ang malaki niyang pangangatawan, buong puso raw niyang niyayakap. Sa ngayon, yes, happy naman ako. Kasi ngayon, sobrang love ko yung self ko, eh. Sobrang, ano siya, tanggap na tanggap ko siya. Hello! One big bite. Nag-umpisa lang daw sa trip-trip ang pagtitiktok niya ng kanyang food trip. Pero dahil sa malalaman niyang food reviews, sumikat siya online. Wala namang special. Tingnan mo, di ko naubos yung isa. Uy, matamis! Hindi niya kailangan ng sinkers na bagoong. Mga kapuso, kasama ko na po at finally na-meet ko na ang pambansang Yobab! Yes. Yobab in the house! Hello po! This is her house! Hindi ba parang nanalamin? Hindi! Ako lang to. What is your vital statistics nga? Ala, hindi ko po alam pero yung waistline ko po is 24 kilometers. Talagang gaganahan ka sa kanyang makipagkwentuhan dahil isa siyang natural comedian. Anong most of the time na kinakain mo? Kanin po talaga. Kanin ulam? Opo, okay. Kanin ulam po talaga ang paborito ko. Tsaka mahilig po ako sa mga breads. For example, nag-breakfast ka na. Ano yung usual yung breakfast mo? Hindi po ako nagbe-breakfast. Huh? Dinner na agad, dinner na. Opo, dinner na agad. Pero yung dinner, parang sakop din yung lunch tsaka yung breakfast. Parang buffet siya, ganun. Meron ka ba mga bawal kainin? Wala po. Ay, naku. Nagpa-general check up po ako, okay naman po lahat. So, ibig sabihin, ang exercise mo, yung kamay po, tsaka yung ito. Oh. Yung ganun po, pwede tsaka kamay. Ganyan. Tapos sa dito, ganyan. May love life ba si Euleen? Yes po. Huh? Pangalan niya po si Nandome. Hindi, wala po akong love life. Kanin po talaga ang love life ko, pagkain ganyan. Pero nagkaroon ka na ng love life, nagkaroon ka ng boyfriend ever. Yes po. What happened? Kinain ko din po, sabi ko na eh. Pero sa likod ng katatawanan, aminadong hindi masisikmura ni Euleen ang mga naranasan niya noong pangungutsa sa eskwela dahil lang siya'y mataba. Alam mo yung lahat ng masasakit na salita, narinig ko na wala ka ng pag-asa, mukha kang monster, pangit ka, ang taba-taba mo, wala magkakagusto sa'yo lahat. Noong nangyari yon kasi, tinanong ako ni mama na parang bakit ba ayaw mo nang pumapasok? Hindi ko kasi sinasabi sa kanya. Tapos nag-breakdown na ako na sabi ko, hindi mo kasi alam yung nangyayari sa akin na bumabalik na iiyak ako. Pero ang mapait na yugtong ito, pilit na lang nilunok ni Euleen. Mas tatanggapin ko yung sarili ko. Kasi ako din naman may gusto nito eh. Ako yung gustong kumain ng madami. Ako yung gusto. Katawan ko to eh. Gusto ko to. So like, wala naman silang kasalanan doon. Ang kasalanan lang nila is binubuli nila ako. Parang feeling ko wala nang kahit na sinong pwedeng makapagpabagsak sa akin na comments or bash or kahit na ano. For me, kung okay siya sa katawan niya, dun kami. Ang paalala lang namin sa kanya is, wag sobra. Tsaka as long as healthy ka, okay, di go. Nagsasagawa naman daw si Euleen ng annual executive checkup para masigurong nasa maayos ang kondisyon ng kanyang kalusugan. At ayon sa kanyang latest checkup nito lang June, maayos at wala siyang iniindang sakit. Maliban sa maintenance medicine na kailangan niya para sa kanyang kolesterol. The great sea lion of all time!
Ngunit ang pinagkakaabalahan talaga ni Euleen nitong mga nakalipas na buwan, ang pag-TikTok. Why don't we have a TikTok challenge? Mahalin po natin at tanggapin po natin ang ating sarili, ang ating katawan, ang ating body shape, ang ating body size. Importante lang po ay alagaan natin ang ating sarili para tayo ay laging healthy at well, especially during this time of pandemic. Ngayon si Euleen busog sa fulfillment mula sa kanyang fans at endorsements. At ang bukang bibig niya sa mga nag-aalipusa sa kanya noon, hindi ako nagre-revenge na kahit na sinong nananakit sa akin. Ano lang, pinagpapasadyos ko lang lahat. Ha? Lahat yon parang pinipray ko na lang na sana matapos na yung bullying sa mundo. Ngunit sa totoong buhay, hindi lahat nadadaan sa dasal. May iba kasi ganun na lang kung makapangot siya dahil sa katawan ng iba.